Diba? Kapag meron tayong gustong bilhin na bagay, lalo na kung mamahalin, sinecheck muna natin ito bago bayaran at magamit. Paano kung nakuha mo na tapos may sira pa lang? Paano kung nabayaran mo na tapos may problema pa lang? Ano ang gagawin mo? During unit turnover namin, sobrang excited kami kaya hindi na kami na-check kung meron bang defects at merong damages yung bahay. Kasi ang gusto lang namin ni Abby ng is makuha na agad yung bahay tapos lumipat na kami kagad. Pero nung nakapag-stay na kami dito tapos nakapag-overnight na rin, medyo marami kaming observation at yan yung pag-uusapan natin dito sa video na ito. Hi, I'm Ting and nag-aalaga muna ng baby si Abby. So last video, sinabi namin yung mga negative signs dito kay Amaya. Medyo natagalan lang yung upload namin ngayon kasi medyo nabisi kami sa pag-alaga ng baby. Tsaka ang hirap mag-edge. So ngayon, para hindi kayo magaya sa amin, ituturo namin sa inyo kung ano ba yung mga dapat yung i-check during your unit turnover. By the way guys, hindi lang siya applicable kay Amaya. Applicable din siya sa lahat ng mga babalak kumuha ng bahay, mapa-house and lot man or condominium. Kaya kung nalalapit na yung unit turnover nyo or kakakuha mo pa lang ng bahay, para sa ito ang video na ito. So for today, meron tayong 8 bagay na dapat yung i-check during your unit turnover. At sana mag-stay kayo hanggang sa dulo dahil meron kaming ituturo sa inyo kung paano nyo maayos yung makikita nyo defects at damages ng libre. At dahil dyan, utusan na natin. So unang-una sa listahan namin is yung doors or yung mga pintuan. So ito yung una namin napansin, yung doorknob sa main door, meron siyang defect. Ayaw siyang masusian ng maayos, no, hanggang dumating yung time na sinususi mo siya pero hindi na siya bumubukas. So ang ginagawa namin is dun pa kami dumadaan sa back door para lang makapasok kami sa unit namin. So ayun, dahil curious ako kung ano yung sira ng doorknob namin, binaklas ko siya. So nung binaklas ko, nakita ko na hindi na kumakagat yung susian kapag pinipihit ito. So ayun, defective nga talaga siya. So ang ginawa namin is bumili kami ng bagong doorknobs from Ace Hardware tapos nagpalit kami ng doorknob the following week. So sinama ko na din yung pagpalit ng doorknob sa likod, no, pati yung bolt natin sa main door. Kasi syempre importante yung security natin, no? So dapat okay tayo lahat doon. So since misira yung doorknob namin sa main door, sinek din namin lahat yung doorknobs namin sa lahat ng kwarto. So ayun, in-ensure namin na okay yung pagkakalapat ng pinto, okay yung pagsusi kapag nakalak siya, at napipihit siya ng maayos. So kung tapos nyo nang i-check yung mga doors nyo, pupunta tayo sa pangalawa sa listahan natin, which is yung windows. So dito sa unit natin, medyo madami tayong bintana, no? Madami sa baba, tapos meron din sa CR at sa mga kwarto. So ano nga ba yung mga dapat natin i-check dito? So unahin natin yung sliding window. So sa sliding window, dapat nabubukas natin siya at sasara ng maayos. Tapos yung lock nito, dapat pag nilock mo siya, is hindi mo talaga siya nabubuksan. And ganun din sa mga mechanical window natin, no? Kapag binuksan natin, dapat suwabe lang yung pagbukas niya, tapos nag-i-stay siya rin pag in-open nyo. Tapos kapag sinara mo, dapat kalapas siya ng maayos, tapos nailalock natin siya ng mabuti. So kung na-check nyo na yung windows nyo, pupunta tayo sa pangatlo sa listahan natin, which is yung interior. So sa interior, meron tayong tatlong i-check, which is yung walls, yung ceiling, and yung flooring natin. So very crucial ito na ma-check kasi medyo pricey siya at mahirap, lalo na kapag ka merong defects or damages yung interior natin. So paano natin siya i-check? So magsimula tayo sa walls at ceiling natin. So i-check nyo kung meron tayong cracks, may dents, or meron siyang chips or yung uka dun sa walls, no? So dapat smooth siya, tapos wala tayong cracks na makikita kasi baka mamaya pamahayan to ng insekto or kung anumang elemento. Tapos i-check nyo rin kung maayos ba yung pagkakapintura ng walls at ceiling nyo. So dapat smooth yung finish nga, no? So lahat dapat nakapintura. So kapag meron din na unpainted finish, no? So ayun, isang issue yun na pwede nating i-report sa developer natin. So except na lang dun sa mga kumuha ng mga unfurnished na unit, no? Or yung mga bare unit na tinatawag. So sa case natin, meron naman tayong walls, may ceiling naman tayo, at may flooring. So speaking of flooring, paano natin ito i-check? So sa case namin, naka-tiles yung first floor namin. So i-check natin ito kung maayos ba yung pagkakapabit ng tiles natin. So paano siya sinacheck? Yung neighbor namin, meron silang naging issue sa flooring nila, in which pag kinatok nila yung tiles nila is wala siyang laman. So ayun, try nyong lakaran yung tiles nyo kung wala kayong marinig na maingin. So, kapag meron, try nyong katokin. Pag malakas yung katok niya, ibig sabihin, walang laman yung ilalim. So, kapag firm naman, pag kinatok mo siya, ibig sabihin, maganda yung pagkakalapat ng ating tiles. Ang issue dito is kapag walang laman yung ilalim ng tiles nyo, tapos natapakan siya ng malakas or napatungan siya ng mabigat na gamit, prone siya sa crackings or pagkasira ng tiles. Kaya napaka-importante nito na makita natin kagad at ma-report natin kay developer para hindi tayo magkaroon ng issue sa future.
So sa case namin, nag-try kami magkatok-katok ng tiles, no? So meron kaming apat na square na nakita. So ayun, medyo kinakabahan kami kung paano siya maayos. Pero pag-uusapan natin yan sa dulo ng video. Okay, so move on tayo sa pang-apat sa list natin, which is yung bathroom. So ang pinaka-concern ko dito is yung toilet. So ang hirap pag naabutan ka sa unit mo, tapos nag-flush ka, tapos hindi lumubog. Ayun, medyo kakabahan ka talaga ng sobra dito. So dapat i-check nyo kung okay ba yung pag-flush ng toilet nyo, tapos ensure na hindi siya bumabalik kapag nag-flush tayo. Pangalawa na dapat yung i-check is yung sinks nyo. So dapat yung sink nyo, kapag ka naglagay kayo ng tubig, nag-flow siya ng maayos papunta sa drainage, hindi siya bumabalik or nagbabara. So ibig sabihin nun, okay yung pag-drain ng tubig dun sa sink nyo. Idamin nyo na din yung sink dun sa main kitchen para ma-check nyo kung wala din siyang problem. Then, after nito, i-check nyo na rin yung hose na pinagdadaloy ng drainage at yung pipe dun sa may toilet kung wala tayong leakage. So, dapat walang tumutulo doon, walang tumatagas. So, ibig sabihin nun, okay yung unit nyo. So, last na i-check natin sa bathroom is yung flooring. So, dapat kapag nagbuhos ka ng tubig, kapag naglinis ka ng CR, or naligo ka, dapat yung tubig papunta siya rin sa may drainage. So, hindi siya dapat naiipon sa isang part wherein nagkakaroon tayo ng panning of water. So, dapat lahat yun nade-drain at lahat yun papunta dun sa may drainage natin. Well, common sense naman siya, no? Pero minansya na lang din namin in case makalimutan niya. Sa amin, wala naman kami issue sa mga nabanggit na yan, pero meron lang very minor na issue, which is yung dun sa may tiles namin. Merong isang part na square dun sa may malapit sa pintuan ng CR wherein meron siyang butas na siguro hindi lang siya nalagyan ng sealant para makover up ito. Pero overall, wala naman kami nag-issue sa bathroom namin. So, nadaaran na natin yung first half ng list natin at meron pa tayong apat na pag-uusapan. So, kung andito ka pa at tingin mo nakakatulong sa itong video na to, please click like, subscribe, pati na rin yung notification bell bago tayo magtuloy sa second half ng video. And sana mag-stay kayo hanggang sa dulo para maituro namin sa inyo kung ano yung gagawin nating solution kapag na-explain natin yung mga issues na ito. Okay, so moving on sa second half ng list natin, pupunta tayo sa panglima sa list natin, which is yung stairs. So, kagaya sa walls natin, kailangan i-check nyo siya mabuti kung meron tayong cracks, dents, or may tagpi dun sa inyong hagdanan. So, dapat flat siya, tapos maayos ang pagkakagawa at solid siya, no? Baka mamaya tumapakarito tapos nag-crack bumigay. So, ayun. So, bukod sa mismo hagdan natin, kailangan i-check nyo rin yung railings, no? So, dapat matibay yung pagkakagawa nito at nakakabit siya ng mabuti. Worst case, kapag ka kumapit ka dito para masuportahan ka, ang ending is bumigay yung railings, no? So, sa amin, meron kaming konting napansin lang dito, which is yung dun sa may vinyl ng aming hagdanan, hindi lang siya perfectly fit dun sa may mismong rectangle ng stairs, no? Pero, okay naman siya para sa amin, hindi naman kami super seller. Siguro, kung gusto namin itong paayos or palitan sa feature, kami na lang yung gagawa para yung kulay na ilalagay namin dito is according dun sa preference namin. So, pang-anim sa lista natin is yung uneven surface. So, very unlikely naman na yung flooring niya sa bahay is hindi pantay, no? Pero maganda kung mas-check mo pa rin to para ma-sure nyo na pantay talaga yung flooring. Hindi ko lang maalala kung narinig ba namin sa neighbor namin na yung flooring nila sa main second floor is hindi pantay. Pero, kung gusto nyo ma-check yung floor nyo kung pantay siya, pwede kayong bumili ng, anong tawag doon? Spirit level. Spirit level. Yeah. Sabi ko nga kayo na very unlikely naman na may ganitong issue, pero maganda pa rin na ma-check nyo yung unit nyo kung wala tayong ganung klaseng issue. So yung last two items natin is very critical siya, no? So isa na dito is yung electric system natin. So kung meron na kayong electricity connection, try nyo i-check lahat yung outlets nyo kung may kuryente ba. So, okay, so yung hahawakan. So try nyo magtaksak ng charger kung gagana ba siya sa lahat ng outlets. So kapag gumana siya, ibig sabihin okay yung mga taksakan nyo at wala kayong problem. So same din sa mga switches and ilaw nyo, try nyo maglagay ng mga light bulb at i-check nyo kung gumagana ba siya. So ang naging issue lang namin is hindi pa namin nabilang lahat ng ilaw yung mga kwarto. So ayun, siguro kung hindi naman ito problem sa inyo, move on tayo sa next, which is yung plumbing or yung water lines natin. Isa ito sa pinaka-critical na dapat nyong ma-check mabuti. So unang-una, kapag meron na kayong water connection, try nyo i-close lahat yung faucet nyo and yung shower. Tapos puntahan nyo yung metro nyo kung umiikot ba siya. So kapag umiikot, ibig sabihin merong leak yung pipes nyo. So ayun, isa siya sa mga magiging problema natin. Pangalawa naman, kapag nakabukas yung metro nyo, i-check nyo yung mga faucet nyo, pati yung shower, kung meron bang tumutulo na tubig. Dapat malakas yung flow ng tubig natin. I-check nyo na din yung pagka-flush ng toilet kung nagre-refill ba ng tubig yung toilet tank nyo. So ayun, kapag nagre-refill naman, goods yung water line. Pero,
Kapag naka-open na yung metro nyo, tapos nagbukas kayo ng faucet and yung shower, tapos walang tubig na lumalabas, no? I-check nyo muna yung mga valves nyo, baka mamaya meron ang nakasarado. So, kung na-check nyo na ito at walang naging problem, ibig sabihin, maganda yung water system nyo at congratulations sa inyo. So, sa case namin, perfect naman na siya, no? Okay yung water namin sa sink, sa shower, pati sa toilet, no? Ang kaso, sumabit lang siya sa may second floor. So, nung nag-try kami mag-open ng faucet sa CR second floor, ayun, wala tayong tubig. So, ang ginawa ko, tinawagan ko si Sir Jonathan para ma-check yung unit natin. Tapos, ayun, pinuntahan naman niya kasama yung isang contractor natin dito para ma-check kung ano bang problem ng ating unit. So, unfortunately, after checking nila, ayun, confirmed na issue nga talaga ito, no? At medyo malaking trabaho kapag kainayos ito. So, paano nga ba natin ito aayusin? So, ito yung pag-uusapan natin sa last part ng ating video. Pero bago ang lahat, kung meron pa kami hindi nasama dun sa 8 sa lista namin, feel free to comment down below para malaman din namin kung ano pa yung mga na-miss out namin kapag nag-check tayo ng mga bagong unit turnover. And also, dahil nanonood ka pa ngayon, sana nakit mo na yung like, subscribe, and yung ating notification bell. Para sa ating last topic, sabi natin kanina meron kami ituturo sa inyo kung paano natin maayos yung mga issues ng bahay nyo ng libre. So, ang kasagutan dito ay yung ating warranty. So, before nyo makuha yung unit nyo or bago kayo kumuha ng unit, itanong nyo muna si developer nyo kung meron ba kayong warranty. So, para sa aming mga taga-Amaya, meron kaming 1-year warranty from yung unit turnover. So, meron pa kaming time para ma-check yung unit namin at makita yung mga ganitong defects and issues within 1 year. So, kung taga-Amaya ka at naka-experience ka ng ganitong issues, ang kailangan nyo gawin is mag-fill out kayo ng action form para malista natin lahat ng concerns and issues natin. So, saan ba tayo makakakuha ng action form? So, pupunta tayo sa admin office para mabigyan tayo ni Ms. Angie ng action form. By the way guys, concerns and issues lang sa unit nyo ha. Walang maglalagay ng personal issues dito. So, wala tayong warranty ba? So, kapag nakapag-fill out na kayo ng action form, tapos na isubmit nyo na ito sa admin office, ang next question is, gaano ba katagal bago maayos yung mga concerns and issues natin? So, kami, nakapagpasa na kami ng action form namin, so malalaman natin yung sagot dito kapag nagawa na ng action ni Amaya yung issues namin. Kaya sana mapanood yung mga future videos namin para updated kayo kung ano na yung status ng aming action form. Siyempre, para ma-notify kayo kapag meron kaming bagong upload is dapat na-click mo na yung like, subscribe, and yung notification bell para kayo unang makakita kapag meron kaming mga bagong updates. And ayun, mukhang na-cover naman na namin lahat yung mga dapat nating pag-usapan dito sa video na ito. So kung meron pa kayong gustong malaman at itanong sa amin, feel free to comment down below para mapag-usapan natin ito. At kung merong complicated na question, pwede namin itong gawa ng video para ma-answer namin yung mga questions ninyo. And as always, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nanonood ng videos namin, especially sa mga nagkatapos hanggang sa dulo. So medyo madami nagko-comment sa amin na taga-Amaya, no? So ang masabi lang namin is, good luck sa bagong unit nyo and see you kapag nandito na kayo. At kung nakakuha na kayo ng unit nyo at sumagi sa isip nyo ang home improvement at renovation, abangan nyo yung susunod namin video dahil itatakil namin yung topic na ito. Sa part namin, hindi pa naman kami magpaparenovate kasi wala pa kami pera. So hanggang tinitingin na lang muna kami sa mga magandang bahay dito sa Amayan. Pero para sa mga viewers namin na budget ready na, sana mapanood nyo yung next video namin para matulungan namin kayo sa planning and preparations nyo. Baka matagalan lang yung next upload namin kasi ang hirap maging part-time YouTuber tapos ang hirap mag-tip. Pero gagawin namin yung best namin para matulungan namin. Again, please support us by clicking like, subscribe, and yung notification bell. At kung tapos na, see you on the next video.